pinag-usap po ang Diyos ngayon sa pamamagitan ng salitang ito. Kaya malaya natin naririnig kung ano ang nais sabihin sa atin ng Diyos. Hindi ko narinig ang babala. Ulit sa'yo, narinig ko ang babala. Kasi marami din ako talagang nanaginipan na lagi akong nakikipaglaban sa Diablo. Subalit dahil po nakapasok ang aking paa sa mundo, nag-detach po ako sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ganun po ang nangyari kay Sister Aida. Na kahit alam ko mga Panginoon ang Diyos at naranas ko pa ng matagal ng panahon, subalit sa tindi ng pait ng aking pinagdaanan, unti-unti pong tumalikod ang aking buhay. Hinanap po ang mundo hanggang pumasok po ako sa isang negosyo sa Canada. Unti-unti pong umaangat ang buhay ko tulad nito. Nabucodonosor, 10 times more. Kasi ako naman hindi naman po talaga ganun ka big time. Pero umaangat po yung buhay ko. Hanggang sa po, nagkaroon ako, tulad ng alam nyo, nagkaroon po ako ng tour, travel business sa Canada. Unti-unti, every year, dumadagdag ang aking destination. Hanggang dumating po ako sa 7 destinations within Canada and United States. Naandoon yung pera, naandoon yung pagkakakilala sa akin, maging aking bahala ng Pilipinas, kasama-sama ko po yan sa turong ko. Subalit ang kapanahon sa kapanahon na yun, unti-unti ang aking po ay nasa mundo. Alam ko na umusap ang Diyos sa akin, pero naging bingi po ako. Dahil mas hinahanap ko ang hindi ko matagpo ang kaligayahan. Subalit kung po ako nagkamali, ang akala ko ang kaligayahan ko ay matatagpuan sa mundo. Pero ang salita po ng Diyos, sa Diyos lamang natin matutagpuan ang totoong kaligayahan. Ano ang nangyari sa aking buhay? Nung nandun po ako sa tugatog na may pera at kilala, ilang artista po dito sa Pilipinas ang dinala ko sa Canada. Kasama na dito po si Siang si Suksok nung kasikatan na sa Miss Universe. Hanggang si Darin Espanto at marami pa pong iba. Noon nandun ako sa pagkakakilala sa akin. Mabuti po ang Diyos. Amen. Dahil ibinagsak ako ng Diyos sa zero to the ground. Nung binagsak ako ng Diyos, masyadong naghirap po kami, ang buhay namin naghirap. Hanggang sa alam niyo po, every month, dumadating sa amin tahanan eviction notice dahil hindi kami nakakabayad ng pangrenta. Yung kalahating paa ng manok, hinahati ko po yan dito sa gitna, isa sa panganay at isa sa bunso. Hindi ako kumakain sabay sa dalawa kong anak dahil po ang tira na lang nila ang kakainin mo. Dumanas po ako ng kaliwat kanan ng tawag ng mga maniningil dahil lubog na lubog po ako sa utang. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, nung na-realize ko na kailangan kong magbalik loob, unti-unti po kinausap ko ang Diyos. Diyos ko, dapat ka sa iyong pangako. I-guide mo ang aking daan. Ituro mo sa akin ang mga bagay na hindi ko nauunawaan. I-advise mo ako sa sitwasyong ito. Nung kilalanin ko po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng ginawa ni Haring Nebuchadnezzar, unti-unti pong inaangat ako ng Diyos step by step sa aking buhay hanggang sa tuluyang nagagamit po ako ng Diyos. Kaya ako nandito sa inyong harapan. Nagsasabi ako sa inyo na kapatupon na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya kung tayo kinakausap ng Diyos, huwag maging matigas ang ating ulo. Huwag nating hintayin na dumaan tayo sa gap kung mapang sa kahirapan. Pasalamat po ako tayong lahat na may pangako ang Diyos dahil sa gitna ng kahirapan. Binibigyan niya tayo ng strength dito sa panahon na parang hindi ko na po kaya na paalala po ang salita ng Diyos. Nagkakaroon na naman po ako ng kalakasan. Ganon kabuti ang Diyos. Sa living by faith kaya tayo nakakasurvive sa lahat ng ating pinagdadaanan. Walang pinipili po ang Diyos sa atin. Nagahanap ang Diyos ng pusong masunurin. At kapag nakita ng Diyos na ang puso mo
tawagin ng Diyos sa umagang ito. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkakamali. Subalit ang Diyos na may hawak ng ating buhay, na nangako sa atin, palagi po siyang tapat sa atin. Hallelujah. Amen. Nais ko po sa inyong ibahagi ang isang awitin. Alam niyo po, hindi ako marunong kumanta. Pero dahil sa panahon na yun, binigyan ng isang nakakompos po ako ng isang awitin para sa Diyos. Personal na awitin para sa Diyos. Dahil hindi ko po malilimutan ang kanyang ginawa sa aking buhay, na hindi niya ako pinabayaan nung panahon gumagapang ako sa kasalanan, na parang hindi ko na kayang umahon, na parang ako'y nasa kumunoy. Habang nag-alipwas akong gustong makabangon, lalo naman akong sinisigop pa ilalim. Pero doon sa panahon po na yon, buong puso at buong kalakasan, nilalabanan ko po ang gusto ng aking laman. Pagkos sinunod ko po ang kalooban ng Diyos, at totoo po ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, na walang nagtiwala sa Kanya na Kanyang pinabayaan. Amen? Walang nagtiwala sa Diyos na Kanyang pinabayaan. Ang nais po ng Diyos sa atin ay pusong may pagpapakumbaba. Aminin natin na tayo'y makasalanan. Aminin natin na hindi talaga natin kayang mabuhay na hiwalay sa Diyos. Dahil malinaw po ang salita ng Diyos, apart from me, you cannot do nothing. Kaya mas pipiliin natin na tayo'y makatipid sa Panginoon. Dahil malinaw niyang sinasabi, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen? Sino ang gustong mawala ng kabuluhan ang kanyang buhay? Wala. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Gusto niya sa ating lahat ay maging matagumpay, at hindi natin magagawa yun sa ating kaparaanan. Katulad nung nang pinangyari kay Haring Nebuchadnezzar, napakalawak ng kanyang kaharian. Siya ang pinakamatanyog na hari sa buong mundo. Pero ang sabi ng Diyos, kaya kong bawiin kung anumang binigay ko sa iyo, at kaya kong dublihin kung nais kitang bigyan ng higit pa sa dati. Ganun po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang kailangan niya sa atin, matuto tayong magpasalamat at magpakumbaba na kung anong meron tayo, ipasalamat natin sa Diyos. Kung anong meron tayo, gamitin natin sa kapurihan ng Diyos. Amen? Pagpasinsan niyo po itong awit na to, dahil ito para sa Panginoon, hindi ito sa inyo. Gusto ko lang i-share na mabuti ang Diyos sa mga taus-pusong nagbabalik sa Kanya. Yun po ang dinanas ng inyong lingkod. Nalugmok sa kahirapan, sa pagsubok. Parang ang buhay ko po noon, parang sabi ko nga, Lord, hindi pa ako nakakaahon sa isang pagsubok. Andiyan na naman ang another pagsubok. Imagine niyo po yung tataran niyo sa kusina. Ano? Para po akong tinagtag ng sunod-sunod na pino. Parang hindi ko na po kaya. Pero salamat sa Diyos, ang hindi ko kaya, kinaya ng aking Panginoong Jesus. Dahil sa Kanya, nagkaroon ako ng kalakasan, nagkaroon po ako ng karunungan, nagkaroon ako ng kaunawaan, at binapagamit ko po ito sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan. Pakinggan niyo po ang bawat lyrics ng awiting ito. Noon, Jesus, ang buhay ko'y higit ng kalungkuhan. Litong-lito, yaring puso, hindi alam ang patutuluhan. At sa gitna ng litong tusa, nawalang dumarama.
you, Father. Hallelujah. Dakila ka aming Diyos na banal sa langit. Tunay o Diyos na pinapatunayan mo na walang naghahanap sa iyo ng buong puso na hindi ka masusumpungan. Salamat po, Ama, sa binigay niyo pong pusong ito, Lord. Binago mo parang tulad ng puso ni Haring David na hinilig niyo na palitan ang pusong ito, Lord. Pusong masunurin sa iyo. At yun din po ang